Good day, everyone. I'm Roma V. Matter, your discussant for today's topic, flow of information. The objective of this topic is to discuss explicitly how to overcome barriers to communication. Let's now come to the introduction. The exchange of information is essential to any successful organization in the fast-paced, globally connected world we live in today. Effective communication is essential for organizational growth and efficiency because it promotes teamwork, encourages the sharing of important updates, and stimulates creativity. What does a flow of information mean? Flow of information describes the overall movement of information. It can be used to describe how information moves within an organization, within a system, or even within the society. The process for coordinating the information that teams communicate with one another. Why is it important to understand the flow of information? It helps us to understand what types of information we need and how to search and obtain the targeted information. Improper flow of information can lead to communication barriers. First is filtering, the distortion or withholding of information to manage a person's reactions. Ang filtering sa konteksto ng komunikasyon ay tumutukoy sa sadyang pagbabago, pagbaluktot, o pagpigil ng impormasyon upang pamahalaan o impluwensyahan ang reaksyon ng isang tao. Ang layunin sa likod ng filtering ay maaaring mag-iba. Maaaring gawin ito upang protektahan ng isang tao mula sa nakababahalang impormasyon. Iwasan ang hindi pagkakaunawaan, manipulahin ang pananaw ng isang tao, o mapanatili ang kontrol sa isang sitwasyon. Bagamat maaaring makamit ng filtering ang panandaliang layunin, maaari itong magdulot ng hindi pagkakaintindihan, kawalan ng tiwala, at pangmatagalang problema sa komunikasyon. Sa paglipas ng panahon, kapag nalaman ng isang tao na may ipinilit na impormasyon, maaaring masira ang relasyon at kredibilidad. Second is selective perception. Refers to filtering what we see and hear to suit our own needs. This process is often unconscious. Small things can command our attention when we're visiting a new place, a new city, or a new company. Next barrier is information overload. Can be defined as occurring when the information processing demands on an individual's time to perform interactions and internal calculations exceed the supply or capacity of time available for such processing. Sa madaling salita, kapag ang isang tao ay nakatanggap ng sobrang daming impormasyon na hindi na niya kayang i-process ng sabay-sabay, ito ay tinatawag na information overload. Meron itong epekto sa tao kapag siya ay overload, kagaya ng pagkakaroon ng stress o pagkabalisa. Halimbawa sa school settings, sa dami ng kailangang gawin ni Maria, nagsisimula siyang makaramdam ng stress at pagkabalisa. Hindi niya na alam kung anong uunahin at nagiging balisa siya sa dami ng dapat tapusin. So medyo nakaka-relate tayo dito. Kapag overload, nagiging stress. At pagbaba ng produktibidad. Dahil overwhelmed si Maria, nagiging mahirap din para sa kanya na mag-focus. Maraming oras ang nasasayang sa pag-aalala at paghahanap ng tamang diskarte sa pag-manage ng kanyang oras. Emotional disconnects happen when the sender or the receiver is upset, whether about the subject at hand or about some unrelated incident that may have happened earlier. So, ang emotional disconnect ay nangyayari kapag ang nagpapadala o tumatanggap ng mensahe ay may nararamdamang sama ng loob o pagkagalit. Maaring tungkol sa paksang tinatalakay o tungkol sa ibang insidente na nangyari ng mas maaga. Sa madaling salita, kapag ang isang kasangkot sa komunikasyon ay emotional na apektado, maaaring magresulta ito sa hindi pagkakaintindihan o pagkakaroon ng hadlang sa maayos na komunikasyon.
Halimbawa nito ay may isang estudyante sa ikasampung baitang at siya ay nagkaroon ng isang mahirap na umaga bago pumasok sa paaralan. Nagkaroon siya ng away sa kanyang mga magulang at naramdaman niya ang sama ng loob at pagkagalit. Pagdating sa klase, ang guro ng bata ay nagbigay ng bigla ang pagsusulit. Dahil sa stress at sama ng loob mula sa nangyari sa bahay, hindi nakapag-focus ang estudyante sa pagsusulit at mababa ang kanyang nakuhang marka. Next is lack of source credibility. Candoral communication, especially when humor is involved, lack of familiarity of the sender can lead to misinterpreting humor, especially in less rich information channels like email. Ang kawalan ng kredibilidad na pinagmulan ay maaaring magdulot ng pagkasira ng komunikasyon, lalo na kung may halong pagpapatawa. Ang kakulangan ng pamilyaridad sa nagpapadala ay maaaring magdulot ng maling pag-intindi sa biro, lalo na sa mga hindi gaanong masalimuot na mga kanal ng impormasyon tulad ng email. Halimbawa, isang guro ay nagpapadala ng email sa mga estudyante na may halong biro tungkol sa isang paparating na pagsusulit. Kung ang guro ay kilalang mahigpit at hindi familiar sa mga estudyante, maaaring isipin ng mga estudyante na seryoso at ang biro at magdulot ito ng stress o kalituhan. Next is grapevine, also known as workplace gossip. Is a lifeline for many employees seeking information about their company. Ang grapevine o chismis sa lugar ng trabaho ay isang hindi opisyal na paraan ng pagpapalitan ng impormasyon sa loob ng isang organisasyon. Kadalasan ang mga empleyado ay gumagamit ng ganitong paraan upang malaman ang mga balita at impormasyon na hindi pa opisyal na inaanunsyo. Halimbawa, isang guro ang nakarinig mula sa kanyang kapwa-guro na si Teacher A ay makakakuha ng promosyon bilang head teacher. Hindi pa ito opisyal na inanunsyo ng principal, ngunit dahil sa grapevine communication, kumalat ang balita sa buong faculty. Maraming guro ang nasimulang mag-usap-usap at magtanong-tanong na nagdulot ng iba't ibang reaksyon at spekulasyon tungkol sa kung sino pa ang maaaring ma-promote. So, in short, Marites. Next is gender differences. Women and men work together every day, but their different styles of communication can sometimes warn against them. Halimbawa, sa isang grupong proyekto, ang mga babae ay madalas na nakikipagtulungan at nagpapalitan ng mga ideya, samantalang ang mga lalaki ay maaaring magtrabaho ng mas independyente at mag-focus sa kani-kanyang bahagi. Ang ganitong estilo ay maaaring magdulot ng tensyon kung saan ang mga babaeng guro ay maaaring makaramdam na hindi nakikipagtulungan ang mga lalaki, habang ang mga lalaking guro naman ay maaaring makaramdam ng masyadong nakikialam ang mga babae. Next issue is differences in meaning. Often exist between the sender and receiver. Mean what you see and say what you mean. So, halimbawa, kapag ang guro ay nagbigay ng instruction para sa isang project, maaring iba-iba ang interpretasyon ng mga estudyante. Ang guro ay maaring magsabing gumawa ng isang presentation tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit ang ibang estudyante ay maaring mag-focus sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan depende sa kanilang pagkakaintindi ng interes. Next is biased language. Can offend or stereotype others on the basis of their persons or group affiliation. So, ang biased language ay maaaring makasakit o magpalaganap ng mga stereotype batay sa personal na katangian o grupo ng isang tao. How to overcome barriers to communication, particularly this impacting the flow of information. First is identify and address the root causes. Identify the specific barriers hindering information flow. This could be physical, psychological, cultural, or linguistic. Next is optimize information channels. Encourage the use of various channels to reach different audiences and cater individual preferences.
This could include email messaging apps and even physical meeting. So, hikayatin ang paggamit ng iba't ibang channel upang maabot ang iba't ibang audience at matugunan ang mga individual na kagustuhan. Maaaring kabilang dito ang email, messaging apps, at maging ang physical na pagpupulong. Next is enhance communication, clarity, and effectiveness. Use simple, straightforward language, avoiding jargon or technical terms that may not be understood by everyone. So, ang halimbawa nito ay, yung lalo na yung mga millennials, yung pagsasalita or pagchat ng tinatawag na gegemon, yung sinashortcut nila yung salita. So, para mapabuti at malinaw at mabisa ang komunikasyon, gumamit ng malinaw at simpleng wika para maintindihan ng mas marami. To sum up my report, the seamless flow of information is not merely a desirable trait for organization. It's a critical driver of success, from fostering collaboration and driving innovation to ensuring informed decision-making and maintaining employee engagement. Effective communication is the bedrock of a thriving organization. And that would be all. Thank you for listening.